Ay, buenos días, kabayan. At meron po kaming good news kahapon sa pag-ikot namin. Oh. Nakita na namin po may mga supplies na kami ng commercial rice from Isabela province in Luzon as well as India. So, ito po is we really worked hard with the Department of Agriculture, DTI, NFA, at nakumbinsi po namin ang aming mga local rice suppliers and shippers kung pwedeng ibenta sa Zamboanga sapagkat dati, kahit na may supply sa Zamboanga, kulang din yung supply sa Sulutaw, Itawi at Pasilan, nauuna na rin pong bilhin. Dito din na sa aming East Coast, kasi kakulangan din ng bigas sa Cagayan at Bukidnon, nauuna na nilang binibili yung intended for Zamboanga City. At katulad ng dati, ang ship ang padala sa Zamboanga galing Cebu Guide ay 2,000 sacks a month, kahapon naging 400. So ito pong situation namin despite of the declaration of state of calamity, unting-unting maibsan with the arrival of this commercial rice that I think is proudly grown in the Philippines. At yung kung may gusto naman nila ng imported rice, meron na rin po. Ang ginagawa po namin is really constant monitoring, kabayan, because titignan namin yung presyo. Tapos titignan din po namin kung may rice hoarding, kasi yun po yung instruction ni President Duterte na talagang kailangan natin i-fight. Mayor, di ba nung unang makakasok ko kayo, sabi nyo ay binisita na ninyo ang mga warehouses at wala naman kayo nakitang overstock? Yes, that was August 11. That was August 11 Opo. So kahapon, August 22, as informed by us yung may-ari ng bodega, nakarating na yung kanyang mga supplies at nag-commit siya para ibenta for Zamboanga City. So it will last us around 2 months at magbabakusak din po yung as promised ng ating tinatawag natin na NFA. Yung presyo nila dati, kabayan, was at 42, ngayon it's at 32 pesos at may tagpuan day na rin sila. So dumating din po si Secretary Pinol, ako'y nagpapasalamat. Nag-commit din siya at nung dumating din ang commissioner ng customs, si Secretary si Commissioner La Peña, may binanggit din sa atin yung ating customs collector kung mai bili talaga yung may import permit that should be intended for Zamboanga para hindi i-direct sa ibang places. Sabi nyo galing Isabela. Saang Isabela ho? Province. Isabela province. Ito po sa Luzon. Isabela. Iniisip ko Isabela. And ako po'y nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga suppliers, awa ng Panginoon at Senora Lavira del Pilar. We are trying to go back to normalcy. However, hinihintay din po namin ang request kung magamit pa namin yung aming state of calamity declaration. Bibili po, courtesy of Department of Agriculture, ang Region 9 po ay bibili po kami sa Region 12, that is Cotabato. Cotabato. So ito po isang pananawagan din po sa tulong ng aming mga kapitbahay sa Mindanao at sa Luzon, ang aming mga Department of Agriculture para makatulong. And expected po September, magkakaroon po din ng harvest ang Cebu Guy, although sana po ito pong lahat ng mga supplies will be made available for those areas na mahigit ang kanilang pangangailangan para maibsan na rin po yung shortage. Okay. Mayor, maraming salamat po. Gracias, Ibaya po. Thank you po. Pero, tawag dito, na-solve na raw ho yung problema sa Zamboanga? Nag-deklara sila ng state of calamity dahil sa kakulangan ng supply ng bigas? Yung Zamboanga kasi, yan ang depo ng atin pong basulta, yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Tuloy-tuloy po tayong nag-supply doon sa basulta, yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. And every day, kung walang vessel na malaki, 500 a day lang yon. Pero pag meron naman, 1,000. Dito naman sa Zamboanga, kinakalibrate din po kasi ang inaasahan natin, which is traditional na nangyari doon sa Malaysia, yung atin pong ang bigas doon na supply nila at saka dito sa mainland, may nahuli, smuggling. Panakanakan na rin yung dating galing sa mainland. So ang NFA ang ating kailangan ibuhos doon. So next, this coming weekend, may additional po tayo na 180,000 bags na ibaba natin sa Zamboanga. 80,000 bags doon ibababa natin sa Zamboanga mismo. Pero calibrated po yon ng atin pong pag-distribute, dinodoble ng ating regional director, si Director Nunez, para matugunan yung pangangailangan ng mga tao doon, lalong-lalo na doon sa mga depressed areas at saka yung mga malalayo sa mga palengke. Okay. Director, maraming salamat po. Good morning.